kanilang health app at pero siyang iniibig sa atin na event, no? Malaki, no? Patungo sa mga problema sa transportasyon. Siguro ibinalo na dito, Ma'am Elvie, dahil sa ikaw ay kumakatawan sa isa sa mga organisasyon. Oo, oh, hindi ka pala ibinalo. Ay, ibinalo ko na. So, eto, ang announcement mula kay Carlando Marquez. At alam po, interesado kayo dito na pwede dumalo sa pagpupulong na ito. Ano ba yan? Sabi ba yan? Sabi ba tawag yan? Maraming salamat, Sir Lahay. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo po sa ating mga media po na nandito. Magandang panghali na po, dahil panghali na po, lalo-lalo na yung aking idol, ng aking ate, si Ate LB. Ang LB, good morning po. Belated happy Valentine's. Yan na ate ko yan. Kami naman po sa hanap ng transportasyon, alam niyo Ma'am LB po kung sino yung mga leader na mayroon talagang programa para sa bansa. At bilang ako po ay leader ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, hindi lingit sa kaalaman ng ating mga media, ako po yung inventor, designer po ng air condition jeep sa Makati. Na tumatakbo na ngayon na 20 years na po na hanggang ngayon ay hindi pa po tinutulungan ng ating gobyerno. Kaya, sorry po, at naingin po yung aking... Tawag yung asawa mo. Asawa yung muna. Tumatawag po yung aking apo. Apo. Kasi graduating kasi yung aking apo ngayon mag-ilgin ng architecture dun sa Mapua. Eh, cum laude lang naman po. Ang ating ate Carmen ko, nandiyan ang ate Carmen ko. Ma'am. Ang aming number one na problema sa ngayon, hindi kami, kundi tayong lahat. Problema po ng traffic. Diba ho? Sa aming hanay sa transportasyon, nalulungkot kaming sabihin dahil hindi naman po kami ang management. At ang may kaalaman dyan ay si Ma'am BLP. May kaalaman dyan tungkol pa paano resolbahin yung problema ng traffic. Kaya ako po ay dumudulog na rin sa kanya kung paano matulungan at magsama yung pasahero at ang aming mga tsuper. Dahil kung wala yung pasahero, walang buhay ang tsuper. Hindi rin makakapasok yung pasahero kung wala po ang ating public transport. Kaya kami po, yung summit na sinasabi namin po sa darating po na April 17, kung matutuloy po, at sana ho yung aming funding na pangangailangan ay matustusan na maipon namin. Kasi po napakalaki po yung funding. Dahil yung 5,000 po nasasama ng Region 3, Region 4 in CR po ay sumama po doon sa programa namin na aming tinatalakay na ang unang programa na tatalakayin po doon ay yung problema po ng ating modernization program. Nakakalungkot po na lagi ko na lang pong sinusumbong sa ating mga media na napupunduhan yung mga suhol na programa. Pero yung mga long-term solution na kapakipakinabang kagaya ng mass transport system, pinapatay po at hindi binibigyan ng pondo. Kagaya po ng ating international land mass transport system na tinatawag, yung po yung train, yung PNR. Yung PNR po, wala rin po, pinatay na po, di ba ho? Dahil nga, ninanakaw naman pag nag-operate. So, pinatay na lang nila. Kaya yan po ang nakakalungkot dahil ang kinikilala sa buong mundo na public transport na international mass transport po ay yung ating train. Pero dito sa Pilipinas, uulitin ko po, pinapatay ng mga tiwaling na sa gobyerno. Na nagtataka tayo na kahit po ang daming mga kabalbalan sa gobyerno, ay pinapanatili pa rin ng ating Pangulo. Kaya sa amin, ang tingin namin doon, diretsahang salita, parang abnoy na gobyerno ang mayroon sa atin. Pasensya na po, humihingi po ako ng patawad. Sino man ang tamaan, huwag magagalit, di ba ho? Kaya ito pong ating demokrasya, sana ho gusto natin tutulungan. Kaso nga ho, ang sabi namin, demokrasi ang mayroon tayo. Laganap na siya po, di ba ho? So ito po yung mga problema namin. Una, yung Transport Modernization Program na pondo ay magkaroon ng covenant para doon sa summit. Para sa ganun po,
Dati kasi po, ang nagpapasummit, DOTC. So ngayon po, pag natapos ang summit, eh wala na kami. Ang salita po, politiko. Dahil nga, ang hirap mga ako. Toto pa rin pa. Yun po ang mga salita na ating tinatamasa. Toto pa rin pa ba? Ang hirap mga ako. Pag ako mamatay, pag ako nangako, toto pa rin pa? Kaya dito po, mga kasamahan sa media, nakikiusap po ako na ilabas nyo sana po ito na sa ating mga botante, kung sino man po yung nagsusuhol ng pera sa ngayon, maaari lang po pakiusap ng inyong lingkod. Padubli nyo po. Dahil yung mga kandidato na nagsusuhol ng pera, yan po ay sinungaling at magnanakaw pagdating na manalo po yan. Sigurado ko po yun. Alam nyo po, ako po ay brutal akong magsalita na. Dati hindi naman ako ganito, kaya lang po, eh masyado ng pinsala po sa amin. Kaya ako po itong pagkakatopo na to, Sir Lakay, humihingi ako ng pamanhin, lahat ng media na nandito, lahat ng mga kasama na nandito. Ganun na po magsalita yung Lando Marquez dahil po sa 20 years na ipinaglalabang ko yung PUJ Modernization Program, hanggang ngayon, wala pong pundo yung ating sariling transport industry. Na kung titignan natin ho, ang ruta lahat ng mga jeep, doon po nang gagaling ng maraming kotse. Bakit nagsibilihan ng mga kotse? Imura na ang kotse, 3 piso na eh. Andang payment, di ba ho? Kung may masasakyan sana sa mga ruta ng jeep na mga air condition na konbinyente, eh bakit ako magdadala ng sarili ko pang kotse? Di ba ho? Sa ibang bansa, ang kanilang iniikayat sa taong bayan ay mag-mass transport system. Biruin nyo po, sa total numbers of passenger in the whole Philippines, Metro Manila na lang muna. Ang Metro Manila, we have a total more or less passenger daily 24 hours, 11 to 12 million a day passenger. Ang sinusustain po ng ating MRT, LRT, wala pa pong 1 million na pasahero araw-araw. Ang jeepney po, na ito ay naka-record po, statistic po, hindi galing sa akin po ito. Galing sa JICA, galing din sa DOTC kasama. Ang jeepney transport sector po sa Metro Manila, humahakot hindi bababa sa 50% of the total passenger na sinabi ko, yun po yung ikinukommute ng jeep. Pero, yung wala pang 1 million, may subsidy na 58 million monthly, mataas pang pamasahe. Yung sa amin, 7 pesos na pamasahe, wala pang subsidy at kutuan pa araw-araw. Kaya sabi ko nga yung traffic enforcer kahapon na mangungutong, umakyat ka sa taas ng MRT at parahe mo at kutuan mo maraming pera yan. Subukan mo. Bakit kaming maliliit ay ito yung gatasan at kutuan? Kaya kasama po doon sa aming hinihingi pagdating ng summit, kung matutuloy po, ay sana po kasama namin po yung mga kutongero sa kalsada ay maalis na po. Diba ho? Kaya yung pong maraming kahilingan namin, kasama din po yung pagtatayo ng mga barangay, pay parking sa mga malalaking barangay na maraming populasyon, para po yung kanilang nagkahambalang-hambalang nakasasakyan sa kalsada, natupok, nasunog lahat yung 100 pamilya. Bakit? Hindi makapasok yung bombero dahil ang daming sasakyan. Ultimo tricycle lahat nakaparada sa sasakyan. Kaya ako po, Ma'am LB, tulungan nyo kami dahil nga dito po, alam ko naman si Ma'am LB, matapos lang tong eleksyon na to, tutulungan ng